Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos, lalo na po sa Ilagan Christian Church. Ngayon po ay Marso 15, taon 2020. At ito po ang kauna-unahan nating pagkakataon na tayo po ay magtuturo sa pamamagitan po ng isang video presentation. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan ng isang matinding krisis. Ang pagdating at paglaganap nitong COVID-19 na isa ng global pandemic ay halos lahat ng tao sa buong daigdig ay balot na balot ng takot. Ang tanong po sa atin mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, papaano natin ito titignan at papaano tayo mag-respond sa mga gantong sitwasyon sa kalagitnaan ng krisis? Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verses 37 to 38, walang bagay na nangyayari nang hindi ito pinapahintulot ng Panginoon. Walang nangyayari by accident. Lahat po ng ito ay ordained by God. Lahat ng ito ay appointed ng Panginoon. Ang COVID-19 ay hindi po siya, wala po siya yung sarili niyang pag-iisip. Hindi po yung sarili niya lang na siya'y lumalaganap ng ganun. Unless na siya ay utusan ng Panginoon. At ito po ay marahil sa mga hindi mananampalataya. Hindi nila ito matatanggap ang katotohanan ito. Pero ito po ang sinasabi po ng Biblia. Kailangan nating maunawaan mga kapatid na ang lahat ng bagay na nag-exist sa ibabaw ng daigdig ay nasa background po ng God's providence. Kailangan po nating maunawaan mga kapatid na ang lahat ng pangyayari ay nasa control ng Panginoon. Lahat po ng kaganapang nangyayari, ito po ay bahagi ng hustisya ng ating Diyos. Madalas po natin itong maituro, ito pong Hebreo chapter 12 verses 26 to 29, na ipinangako ng Panginoon na minsan pang muli ay yayanigin niya hindi lamang ang lupa, pati na ang langit. Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid ay yayanigin ng Panginoon ang lahat ng pinagkakatiwalaan ng tao. Lahat ng kanyang kinakapitan, lahat ng kanyang tinutungtungan, lahat ng kanyang ipinagmamalaki, mga nagawa, imbensyon, ang pag-advance ng ating teknolohiya, ang layo ng narating ng ating mga inventions, lahat ng ito mga kapatid ay pararaanin ng Panginoon sa apoy. Lahat ng ito ay yayanigin ng Panginoon. Hanggang sa darating ang panahon na ang dapat matira na lamang na nakatayo sa ibabaw ng daigdig ay walang iba kung hindi ang kaharian ng Diyos. At ito po ang katotohanan. Tayo po ay tumanggap, tayong mga mananampalataya, ay tumanggap ng isang kaharian na kailanman ay hindi matitinag. Kaya nga ugaliin natin mga kapatid na lagi tayong magpasalamat sapagkat kabilang tayo sa mga taong kinahabagan ng Panginoon. At tayo po ay maglingkod sa Kanya. Gaya po ng sinasabi sa may kasulatan, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service in reverence and awe. Yan po ang dapat po nating pagtugon sa Panginoon. Buong pitaga na tayo po ay maglingkod sa Kanya bilang pasasalamat sapagkat kabilang tayo sa mga taong naging recipient ng Kanyang kingdom. And His kingdom will never be shaken. Ngayon po mga kapatid, ang buong paligid, ang buong daigdig ay punong-puno na po ng takot. Halos lahat ng mga tao ay hindi na nila alam kung anong gagawin. Yung iba, stress na stress. Ang iba ay halos ayaw nang lumabas. Ang kanilang tagapagligtas ngayon ay ang alcohol, ang face mask at iba pang mga preventive measures. Pero wala mang isa man sa kanila ang nakapag-isip na magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ang naiisip lamang nila ay ang prevention. Mga kapatid, alam naman po natin ang katotohanan. Ito pong paglaganap ng COVID-19 ay isang uri ng judgment ng Diyos. Siya po ang may kontrol niyan. Makikita po natin yan mula sa Old Testament hanggang New Testament. Ang Diyos ang may kontrol ng mga digmaan,
Siya ang may control ng mga pestilence, siya ang may control ng famine, siya ang may control ng lahat ng kalamidad. At ito po ay mga iba't ibang uri ng pamamaraan ng Panginoong Diyos ng pagpalo sa mga bansa at sa mga taong ayaw kumilala sa kanyang paghahari at naghihimagsik sa kanyang sovereignty. Ngayon mga kapatid, ang banta po ng Panginoon ay totoo. Gaya po ng sinabi sa may awit, chapter 19, verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis at ito'y nananatili pakilanman. Ang lahat ng paghahatol ng Panginoon ay totoo at ito ay matuwid. Kaya nga, mga kapatid, matagal na ang Diyos ay nagbababala sa mga tao sa kanilang patuloy na pagsasamantala, kasamaan, pagmamayabang, pagmamalaki, paghahambog. Ngayon mga kapatid, dumarating ang panahon na ang mga tao ay pinapalo ng Panginoong Diyos. At ngayon po, tayo po ay nasa kalagitnaan ngayon ng hambalos ng Diyos, hindi lamang sa iisang bansa, kundi sa buong daigdig. Ngayon mga kapatid, unawain po natin to. May mga tao na tinatawag sa Biblia na mockers. Tinatawanan nila ang salita ng Panginoon. Sinasabi nila na hindi totoo ang mga pangako ng Diyos na siya ay muling darating, ang Panginoong Hesus. Noon pa yan, it was recorded in the book of Peter. Sa may 2 Peter chapter 3 verses 3 to 9, mababasa po natin. Pero ang katotohanan po ng mga kapatid, ang Panginoon na hindi po siya nagbabaliwala sa kanya mga pangako. Hindi po ang Diyos ay nangangako ng walang katotohanan. Kung hindi ang sinasabi po rito sa may 2 Peter, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward us. Napakahaba ng pasensya ng Panginoon sapagkat hindi niya nais na tayo ay mag-perish o mapahama kung hindi tayong lahat ay dumating sa pagsisisi. Ito po ang reason kung bakit ang Panginoon ay hindi niya pa talaga ginagawat yung absolute judgment sa mundong ito. Kung hindi sa pamamagitan ng unti-unting mga paghahato tulad ng kalamidad, tulad ng economic crisis, economic decline, mga chaos sa iba't ibang panig ng daigdig, lahat ng ito ay pamamalo ng Panginoon upang ma-realize ng mga tao na mayroong Diyos na may nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig. Ngayon mga kapatid, dahil sa ang mga tao ay hindi pa siya nahahatulan, siya ay patuloy sa kanyang kasamaan gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Because the sentence against an evil deed is not executed quickly, therefore the hearts of the sons of men among them are given fully to do evil. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya minsan mga kapatid, hindi nyo napansin, sa isang banda, nakakabuti rin mga kapatid ang gantong pangyayari sapagkat ang mga tao ngayon, walang bukang bibig, marami, makikita nyo sa internet, ang tungkol sa panalangin, tungkol sa mga bagay na maka-Diyos. Kung hindi pa magkakaroon ng lindol, ang tao hindi patatawag sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayon, mapapansin nyo sa China, tahimik na tahimik, na dati, grabe po ang ingay ng paligid, ang takbo ng mga pabrika sa buong daigdig. Ngayon po, ang comment po ng isang taga-Wuhan, China, sabi niya, ngayon nakakita na sila ng clear sky, blue sky. Kasi sa mahabang panahon, hazy sa China dahil nga sa pollution. Ngayon mga kapatid, ang daigdig sa kabilang banda ay nagpapagaling, nagpapahinga sa pollution sa lahat ng gawa ng tao. Ang mga tao sa kanyang kasamaan, ang gusto niya na lamang kumita. Hindi niya iniisip ang kalikasan, hindi niya iniisip ang kalusugan ng mga tao. Kaya
Kaya nga po mga kapatid, sa isang banda, ito po ay nakakabuti rin para sa atin. Ngayon, alam natin mga kapatid na ang Diyos ang may control. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang lalo nagpapakasama. Pag nagkakaroon ng krisis, nag-increase din ang lawlessness. Pero tayo mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, dapat lalo tayong maging matuwid. Kahit na mayroong krisis sa ating kalagitnaan, ipakita natin ang ilaw ng Panginoon. Ipakita natin yung katuwiran ng Panginoon. Lalo tayong magpakita at magpamalas ng kabutihan na tutunan natin sa Panginoon. Nang sa ganun, makita ang difference that we are sons and daughters of the kingdom. Kaya nga, gaya po ng sinasabi sa Revelation 22 verse 11. Let the one who does wrong still do wrong. And the one who is filthy still be filthy. And let the one who is righteous still practice righteousness. And the one who is holy still keep himself holy. At tayo po ay panig sa liwanag, mga kapatid. Tayo ay kabilang sa liwanag. Ito po ang pagkakataon natin na tayo po ay mag-arise, magliwanag, at lalo po natin ipakita ang liwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmi-ministeryo natin sa mga taong naapektuhan ng mga ganitong kalamidad. Ngayon mga kapatid, kitang-kita po sa pagdating po ng COVID-19 ng mga tao ay mas takot siyang mamatay kaysa sa yung ma-offend niya ang kabanalan ng Panginoon. Diba? Madalas po nating sabihin yan na ang mga tao ay mas takot siya sa impyerno kaysa takot siyang magkasala. Na ang katotohanan mga kapatid, kaya nga merong impyerno dahil sa offense ng mga tao sa kabanalan ng Diyos. Pero ang mga tao ay takot lang sa death pero hindi siya takot na magkasala at malabag ang kabanalan ng Panginoon. Ito po ang isang katotohanan na nakakalungkot. Sobra-sobra ang pag-iingat sa sarili. Nung una pa lamang dumating ito mga kapatid, nagkaubusan na ng face mask. Bilihan yung mga tao just to save themselves. Pero alam nyo ba mga kapatid, mahalaga yung responsibility. Tayo bilang mga Kristiyano ay merong responsibilidad sa lahat, hindi lamang para sa ating sarili, pati na rin sa ating kapaligiran. Tignan nyo po ang nangyayaring pang-aabuso ng mga tao. Nagkaubusan ng face mask at nung matapos na nilang gamitin ito, kung saan-saan na lamang tinatapon. Kawawa ang kalikasan. Ganyan po, isa po to sa mga halimbawa ng irresponsibility ng isang taong makasalanan. Tayo mga kapatid, dapat iniingatan din natin hindi lamang yung ating mga sarili, hindi lamang yung sarili nating kaligtasan, kundi yung kaligtasan din ng ating environment at lahat ng nasa paligid natin, tao man o hayop. Ngayon mga kapatid, ang sabi nga po sa may Matthew chapter 10 verse 39, ang sino mang nag-iingat ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang siyang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon ang siyang magkakamit nito. Kaya nga mga kapatid, hindi lang po pang sariling kapakanan ang ating iniisip, kundi ang kapakanan ng salita ng Panginoon. Maging matuwid tayo. Maganda yung alam nating ingatan ng ating mga sarili. Pero mga kapatid, ingatan din natin ang mga tao sa ating paligid. At alam po ba ang quarantine ay isa sa mga utos ng Diyos? 3,500 years ang nakalipas bago pa ito na-discover ng ating modernong siyensa. Ayan, sa may Leviticus, makikita nyo po ang lahat ng kung papaano tayo inutusan ng Panginoon, in-instruct ng Panginoon, kung papaano tayo ay papaano natin ititreat kung tayo ay magkakaroon ng malubhang karamdaman. Sa halimbawa po ng Leviticus chapter 13, ay meron pong iba't ibang uri ng skin disease na nakakahawa o hindi man nakakahawa. Pero pag ito po ay nalaman ng priest sa kanyang pagkonsulta na nakita niya na ito ay nakakahawa, yung taong iyon ay i-declare na marumi.
At ang taong iyon ay inutusan ng Panginoon na i-separate niya yung kanyang sarili doon sa isang lugar na hindi matao. Sabi rito, as for the leper who has the infection, his clothes shall be turned and his hair of his head shall be uncovered. And he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. He shall remain unclean all the days during which he has the infection. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. At ito po yung biblical principle na pag tayo ay mayroong nakakahawang karamdaman, we have to isolate ourselves sapagkat ito po yung nararapat. Iingatan mo rin ng iyong kapwa. Pag ikaw inuubo, marapat na natakpan mo yung bibig mo. Pag ikaw may sipon, dapat maging malinis tayo upang hindi makahawa sa iba. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ito, ay nakikita natin ang kahalagahan ng ganitong katuruan. Kaya nga ngayon, dahil hindi na natin alam kung sino ang infected o infected, kaya tuloy ang nangyari, mass quarantine ang nangyari. Pero bagamat ganun pa man mga kapatid, ito'y makakabuti para sa atin. Nagkakaroon ang mga pamilya ng tinatawag na family reunion. At lalong ang kapansin-pansin ngayon sa mga bahay, ang lilinis ng mga bahay ngayon. Halos lahat, dinidisinfect nila lahat ng areas na kung saan maaaring mamugad ang virus. Maganda mga kapatid, kaya nga sa isang banda, alam natin na may din na itudulot din na mabuti ang gantong kaganapan. Ngayon mga kapatid, maging malinis tayo. Sa naalala ko sa Israel at sa mga Hudyo, sila ay talagang napakalinis, especially sa kanilang service. Sila ay may mga ritual ng cleansing, naliligo pa yung mga priest, talagang yung paghuhugas ng kamay, ng paa, paghihilamos, ito po yung ginagawa nila no, sa kanilang mga pagtitipon. Iniiwan nila yung kailang mga sandalya sa labas at pag nagtitipon sila, malinis ang kailang mga sinagoga. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, minsan naapektuhan tayo dahil bombarded tayo ng mga news na ganito ang nangyayari, ganito ang lahat ay maaaring maapektuhan. Ngayon mga kapatid, hayaan natin ang mundo na matakot ng lubos. Pero tayong mga anak ng Diyos, dapat maunawaan natin na mayroong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Dapat natin maunawaan na tayo ay iniingatan ng Panginoon at alam ng Diyos na kung papaano tayo ililigtas niya. Gaya po ng sinasabi sa 2 Peter chapter 2, verses 4 to 9. Alam ng Panginoon kung papaano niya tayo ililigtas sa lahat ng mga tukso. Ano lamang po sa tukso ito? Sa lahat ng bagay, ang pagliligtas ng Panginoon ay laging sumasa atin. To keep the unrighteous under punishment for the day of judgment. So, merong distinction yung righteous at unrighteous. Ang mga righteous ay destined for salvation. At ang mga unrighteous ay destined for punishment sa day of judgment. Katulad po ngayon mga kapatid. Ito po ay judgment. Malinaw po ito mga kapatid sa salita ng Panginoon. Ito po ay judgment ng Panginoon. Initial judgment ng Panginoon. Binibisita muli ng Panginoon ang daigdig sa kanyang kasalanan. Kaya huwag po na tayo magulat sa mga ganitong tagpo. At ito po sa ating henerasyon na witness natin kung paano ang Diyos ay mag-act sa kanyang kabanalan. Ngayon mga kapatid, unawaan natin po na tayo ay merong tinatawag na divine protection. Ito po ay paulit-ulit po natin itinuturo sa atin pong iglesia. Naalala niyo po ba si Daniel? Nung siya po ay napinagbintangan ng walang katotohanan dahil sa mga taong naiinggit sa kanya, siniraan siya sa hari. At gumawa sila ng kautosan na papirma nila yung hari na dapat lahat ay mananalangin doon sa huwag sa Diyos nila.
Pero si Daniel kasi nakasanayan niyang manalangin sa kanyang Diyos. At iyon ay naging hindi alam ng hari na, na pumirma siya sa isang pakana na kautusan. At si Daniel ay naapektuhan ng ganong maling kautusan. Pero itinapon siya bilang parusa doon sa may lions din. Pero nakita naman po natin ang pagliligtas ng Panginoon. Kung tayo po'y matuwid, mga kapatid, alalahanin niyo po, hindi lamang po ito kay Daniel. Wala pong pinag-iba si Daniel sa atin. Pare-parehas po tayong mga anak ng Diyos. Pare-parehas po tayong kinahabagan ng Diyos. Pare-parehas po tayong i-declare ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Kaya kung paanong niligtas ng Diyos si Daniel sa harapan ng isang present danger, ililigtas din tayo ng Panginoon ngayon sa present danger ng COVID-19. Kaya nga, noong tinignan ng mahal na ari si Daniel, nakita niya na wala man lang isang galos na nakita sa kanya sapagkat siya ay nagtitiwala sa kanyang Diyos. Ganun din ang nangyari noong panahon nila Shadrach, Meshach at Abednego. Gumawa din ng hari si Nebuchadnezzar ng isang malaking imahen at pinag-utos niya sa buong kaharian na sumamba doon. Pero itong tatlong ito dahil nga sila ay may takot sa Panginoon. Hindi sila sumunod sa utos ng hari kahit na ang katumbas nito ay ang kanilang kamatayan. Kaya nga galit na galit si Haring Nebuchadnezzar. Pinagatungan niya pa yung furnace ng 7 times sa sobrang init, pati yung nagdala kaila Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy ay nasunog. Samantalang ang tatlo ay dire-diretso doon sa may furnace nang hindi man lang sila nasunog ni isa man sa kanilang mga damit ay hindi nasunog. Ang nasunog lang yung tali sa kanilang mga kamay. At yung mga naghatid sa kanila doon na mga kawal nasunog. Pero yung tatlo ay hindi nasunog. Bagamat nakita ni Nebuchadnezzar, sabi niya, Bakit parang naging apat sila at yung isa ay ang appearance niya ay parang anak ng Diyos? So ito po mga kapatid ay mga patotoo ng Biblia upang palakasin ang ating mga kalooban. Ito po ay hindi lamang kwentong pangbata. Ito po ay totoo. Ito po ay pagliligtas ng Panginoon. Kaya tayong iligtas ng Panginoon sa mababagsik na COVID-19 na ito. Kaya matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong gaanong mapraning. Sapagkat, alam mo, yung itong yung fear, no? Yung pagkakalat ng fear, minsan pati mga Kristiyano ay naapektuhan ng takot. Nangangamba tayo na para bang nagbe-behave tayo tulad ng mga unbeliever. Mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Diyos. At ito po ay patuloy pong sinasabi po ng Biblia. Magtiwala tayo sa Diyos, sa kanyang pag-iingat. Sa halip na matakot, lumuhod tayo, manalangin tayo, humingi tayo ng saklolo sa ating Diyos. At ang ating Diyos ay nakikinig at handang magsaklolo sa atin. For the Lord knows how to rescue the godly sa mga sitwasyon ito. Amen po ba? So ngayon, naalala niyo po ba yung 10 salot sa Egypt noon, nung panahon nila Moses? Nagmamatigas ang hari ng Egypt na si Pharaoh. Ayaw niyang palayain ang mga Israel sa pagkakaalipin. Kaya pinalambot ng Panginoon sa pamamagitan ng 10 salot na kanyang pinadala. At ang pinaka-10 ay yung tinatawag na the death of the firstborn. Lahat ng firstborn ng mga Ehipto ay mamamatay. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Moses said, thus says the Lord, about midnight, I am going out into the midst of Egypt, and all the firstborn of the land of Egypt shall die, from the firstborn of the Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the millstone. All the firstborn of all the cattle as well. Moreover, there shall be a great cry in the land of Egypt, such as there has not been before, and such as shall never be again. But against any of the sons of Israel, a dog will not even bark
whether against man or beast, that you may understand how the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na testimonyo ng Diyos sa ating lahat. Meron pong distinction, mga kapatid. Merong distinction ang anak ng Diyos at saka sa mga hindi. Tayo ay mga anak ng Panginoon. Lahat tayong nanalig sa Panginoon. Isinupo natin ating buhay. Nanampalataya tayo sa kanyang pagliligtas. Niyakap natin kanyang ebanghelyo. Nagpabautismo tayo. Tumalima tayo. Sumunod tayo sa kanyang mga inuutos. Minahal natin ang kanyang mga gawi. Mga kapatid, ano pa ipapangamba mo? Suma sa atin ang banal na Espiritu. Ipinagkaloob niya ito bilang tatak ng ating pagiging anak so that we can cry out, Abba, Father. Ito po ang katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. Ito po ang katotohanan tungkol sa atin. We are children of God. May distinction. Ang judgment ay intended para sa mga taong hindi nananalig sa Diyos, sa mga taong naghihimagsik sa kanyang paghahari. Pero tayo, mga kapatid, the Lord will spare us, sapagkat ito ay testimony ng Diyos. The Lord makes a distinction between Egypt and Israel. At patuloy po ang Panginoon sa kanyang patotoo, it is the Lord's Passover. For I will go through the land of Egypt on that night, and I will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Against all the gods of Egypt, I will execute judgments. Kaya nga po, mga kapatid, ito po ay pestilence. Isa pong uri ito ng pestilence na talagang nakadirect sa lahat ng firstborn ng Egypt. Ngayon, mga kapatid, ito po ay judgment ng Diyos. Wala pong pinag-iba rito ang COVID-19, na ang tinatarget nito ay ang mga matatanda at ganun din ang mga bata. So ngayon, mga kapatid, tignan niyo po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. The Lord, the blood shall be a sign for you on the houses where you live. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. So, ang ginawa po kasi ng Israel, inutusan sila ng Panginoon na on the 10th day of the month, iyon yung kailang magiging first month. Yung 10th day na yun, kukuha sila ng isang kambing na isang taong gulang na walang dungis, walang kapintasan. At ito po ay sabay-sabay nilang papatayin pagsapit ng twilight ng 14. At iyon ay lulutuin nila at pagkasalusaluhan nila sa gabing iyon. At ang dugo nun ay ipapahid nila sa hamba at rangkahan ng kanilang mga pintuan. At yung dugo na yon ay magiging palatandaan na ito ay bahay ng mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, si Jesus po ang ating Passover. Kaya nga po tayo nagpapartake tuwing Lord's Supper to remind us that we are covered by the blood of the Lamb. Nasa sa atin ang dugo ng Panginoon. So ano pang karatakutan natin, mga kapatid? Yung virus ay hindi po siya pumupunta by itself. Meron pong angel of destruction na nagdadala niyan sa mga tao na hinahatulan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay protected by the Lamb, by the blood of the Lamb. Huwag po kayong matakot, mga kapatid. Manalig po kayo sa mga salita ng Panginoon. And all the judgment and all the warnings of the Lord, they are true and they are righteous altogether. Ngayon, mga kapatid, sila ay magsasalo sa loob ng tahanan nila. Sa kanya-kanyang bahay, sila ay kakainin nila yung roasted na lamb, yung Passover. At ang instruction ng Panginoon, walang lalabas ng kanilang mga bahay. Sila'y naka-quarantine sa loob ng kanilang mga tahanan ng gabing iyon habang ang salot ay naglilipana sa buong Egypt. Ngayon,
At ang sabi ng Panginoon, when your children say to you, what does this rite mean to you? You shall say, it is a Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the sons of Israel in Egypt when he smote the Egyptians, but spared our homes. And the people bowed low and worshiped. Amen. Ang Panginoon, i-spare niya yung ating tahanan. I-spare niya yung ating mga anak. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Magtiwala po tayo. Kaya nga, mag-ingat tayo. Gawin natin lahat ng precautionary measures. Yung kalinisan, biblical yan, mga kapatid. Yung quarantine, biblical yan, mga kapatid. Gawin natin yun. Maging malinis tayo. Magugos tayo ng kamay, maligo. Lahat ng mga possible na pagdabuan ng virus, linisin natin. At tayo po ay manatiling sa ganun. Mag-aral tayo ng mga salita ng Panginoon. Maganda nga ito, mga kapatid, itong nangyayaring ito. Nagkakaroon ng time ang mga pamilya na magtipon-tipon at makinig ng salita ng Panginoon. Maganda po ito, mga kapatid. Ito yung pagkakataon natin to testify about our God. Ikwento natin yung judgment ng Panginoon sa ating mga anak. Nang sa ganon, sila ay lalaki rin na may takot sa ating Diyos. Mahalaga, mga kapatid, sa mga panahong ito, ang pagtitiwala sa Panginoon. Ito po ay madalas po nating maituro, ito pong Psalms 91. Napakaganda po, mga kapatid, ng nilalaman ng talatang ito. At para sa atin po, sa halip na matakot tayo ng matakot dahil sa mga balitang napapakinggan natin, ituon natin ang ating mga paningin sa salita ng Diyos at manalig tayo sa katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Ang sabi po ng Psalms 91, he who dwells in the secret of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, my refuge, my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will rescue you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and a bulwark. You will not be afraid of the terror by night or of the arrow that flies by day, of the pestilence that stalks in darkness, or of the destruction that lays waste at noon. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not approach you. You will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. For you have made the Lord my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Amen. For he will give his angels charge concerning you, to guard you in all your ways. They will bear you up in their hands, that you do not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and cobra, the young lion and the serpent you will trample down. Because he has loved me, therefore I will deliver him. I will set him securely on high, because he has known my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life, I will satisfy him and let him see my salvation. Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang mga salitang ito. These words are true. All the words of the Lord are tested. They are true. They are perfect. Manalig po tayo sa ating Diyos. Ito po ang mga panahon na tayo po ay manalangin lagi sa ating Panginoon.
magpakupkup tayo sa kanyang kapangyarihan, humingi ng kanyang habag, magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sabi nga po ng Panginoon kay Haring Solomon, if I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves, pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal our land. Ang Diyos ang may kapangyarihan na magpadala ng COVID-19. Siya lang din ang may kapangyarihan na magpaalis nito, mga kapatid. Magpakupkup tayo sa Panginoon sa mga panahong ito, mga kapatid, at sa buong buhay natin for the rest of our lives. Turuan natin ang ating mga anak na manalig sa Panginoon. Manalangin, magpakumbaba sa Panginoon, magsisi, hanapin ang liwanag ng kanyang mukha, mga kapatid. Ito ang nais ng Diyos na gawin natin sa halip na matakot tayo. Hindi nakapagligtas ang alkohol, hindi nakapagligtas ang mga disinfectant, hindi nakapagligtas ang face mask. Ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Siya lang ang may kapangyarihan. Ingatan tayo. He will send His angels concerning us to guide us in all our ways, sabi ng Psalms 91. Hindi nila hahayaan na tayo madupilas. Sila, ilalayo niya tayo sa mga virus. At kung may virus pa na makadako sa atin, ito ay magiging simpleng sakit lang, simpleng flu lang. Pero ito ay hindi tayo masasaktan nito. It will not cause harm sa ating mga kapatid. Manalig tayo sa Diyos. May kapangyarihan ng Diyos sa virus na ito, mga kapatid. Lagi nating usahin na ang Diyos ang ating kalasag, ang Diyos ang ating matibay na muog. God is our refuge and our strength. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Malalagpasan din natin ito, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Malalagpasan natin ito nang hindi tayo nasaktan. Walang napinsala sa atin kahit anumang mga nasasakupan natin. Ang Diyos ang ating tanging saklolo. He is a very present help in time of trouble, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa kalagitnaan ng big trouble. Tayo ay nasa kalagitnaan ng matinding krisis. Pero ang Diyos ang ating tagapagligtas. Mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa COVID-19. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang malabanan ito at maiwaksi sa ating buhay. Hingiin natin ang pagkalinga ng Panginoon sa mga panahon ito. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, therefore, we will not fear. Ito dapat ang response ng mga anak ng Diyos. Sa halip na takot, pagtitiwala sa Diyos, hindi tayo matatakot sapagkat ang taong natatakot na harapin ang future ay taong walang pananalig sa Diyos. But we believe in God. We are the recipient of unshakable kingdom of God. Hindi dapat tayo mayanig nito pong COVID-19 nito. Yung ating pananampalataya, hindi dapat mayanig kung hindi tayo ay lalong kumapit sa ating Diyos. Siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan, ang pwede pagkapitan. Siya lang. Though the earth should change, and though the mountain slip into the heart of the sea, though its water roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. Tayo po yun, mga kapatid. We are the holy dwelling places of the Most High God. Sa atin nananahan ng Panginoon sapagkat sumasa atin ang banal na Espiritu at tayo tinubos ng Panginoon. We are God's people, mga kapatid. God is in the midst of her. She will not be moved.
Amen. Hindi tayo makitingnan, mga kapatid. Iingatan tayo ng Panginoon. Ang lahat ng taong walang Diyos, matitinag sila, they will be shaken. But tayo, mga kapatid, dadaan din tayo. Pero dahil sa Diyos tayo nakakapit, sa Kanya tayo nagtitiwala, kukupkupin tayo ng Panginoon ng Kanyang malabay na pakpak. God will help her when morning dawns. Darating yun, mga kapatid. Matatapos din ito, mga kapatid. At lahat tayo ay ligtas sa lilim ng Kanyang malabay na pakpak. The nations made an uproar, and the kingdom tottered. He raised his voice, and the earth melted. Ngayon, tunaw na tunaw ang lahat ng bansa. Shock, na shaken pati ang stock market. Na yanig lahat. Nawala yung moderno nilang teknolohiya, yung mga moderno nilang medisina, yung mga magagaling nila ng mga scientists, walang nagawa dito po sa COVID-19. Pero ang Panginoon ay nasa sa atin. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariots with fire. Kaya nga ang payo ng Panginoon sa atin, cease striving and know that I am God. Pumayapa tayo sa Panginoon. Sa halip na magpanik tayo, magtiwala tayo sa Panginoon, alamin natin na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Nasa kamay niya itong virus nito as judgment para sa mga ungodly. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our strength. Amen. Kaya nga mga kapatid, nawa sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. Naging panatag tayo sa ilalim ng Kanyang presensya. Ito ang panahon na suriin natin ating mga sarili at tayo manumbalik sa ating Panginoon. Nang sa ganon, tayo ay kahabagan ng Panginoon. Kung tayo may minagawa mga kasalanan, it's time for us to repent and return to our God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ng buhay, makapangyarihan. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang lumalang ng lahat. Walang bagay na lingid sa iyong kapangyarihan. Ama, sa araw na ito, kami po ay nagpapakupkup sa iyo. Sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo po ang mga nangyayin ng puso ng iyong mga anak. Abutin mo sila sa kanyang mga kainaan. Palakasin mo kayo ng panataya. Turuan mo silang madalangin at turuan mo silang Panginoon na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Sa iyong mga pangako, ang lahat ng ito ay totoo. Ama, salamat po sapagkat kabilang kami sa mga tinubos mo, sa mga taong kinahabagan kami ng mga makasalanan, ay inari mo iyong mga anak. At ang dugo ng Panginoon ay sumasaan ang lahat. Salamat po, Ama. Idiniklara mo kaming innocent. Idiniklara mo kaming banal. Idiniklara mo kaming matuwid. Bagamat hindi kami karapat dapat sa mga bagay na ito. Ama, hinihilig ko po. Manuti ko po ang naging malabay na kami yung mga anak. Remember your son. Remember the atonement you have made for all of us by the blood of your Son who died for our sins to redeem us from every lawlessness. Remember the faithfulness of your holy name, O God. Remember your covenant. Remember your children, O God, in times of crisis. Ikaw lang ang aming kakapitan. Sino kami lalapit? Saan pa manggagaling ang aming tulong, Panginoon? Ikaw lang, Ama, ang makakatulong sa amin lahat.
ikaw lang ang may kapangyarihan sa COVID-19 na ito. Father God, rescue your people. Save us from this calamity, from this deadly pestilence. Cover us, Father God. All your people, our children, malayo man sila sa aming Panginoon, abutin mo sila sa kailang mga kahinatan at patawarin sa kailang mga kasalanan. Iligtas mo kami sa lahat ng panahon. Huwag mong ipabayaan, Panginoon. Allow your children, Father, to shine for us children of light. Ama, nawa maging mayamang kami sa mga buting gawa sa mga panahon. Kahabagan mo kami lahat. Save and give us peace, Father God. Nawa malagpasan namin itong lahat na ikaw ang aming kalakasan so that we will testify that you are our refuge, that you are our strength in times of crisis. Father, bless your people with peace and prosperity. We trust in you. We hope in you. We cling to your words, to all your promises. God bless our God, your people. Thank you, Father God, for your wonderful promises, for all your comforts, for all your words and promises. Bless us all, God, in Jesus' name.